mga ka-explorers. Kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Sa araw ay busy itong si Gary sa kanyang trabaho bilang isang doktor. At mag-uumaga na kung uwi ng bahay nila galing sa inuman sa kanyang mga kaibigan. Alam niyo mga pare, idol ko tong si Gary. Akalain niyo, hindi yan hinahanap ng asawa niya kahit na umaga na kong umuwi. Pagmamayabang ng isa sa kaibigan niyang si Harvey. Mabuti pa kayo malaya. E ako ito, simula ng kinasal, ay under disaya na. Bantay sarado na ang mga galaw at bawat lakad dapat may permission ni Mrs. Tugon naman ng isa niyang kaibigan na si Randy. Alam niyo guys, magkakaiba talaga ang mga asawa natin. Kaya magsaya na lang tayo hanggat may oras pa, sambit naman ni Gary. Dahil sa gawain nitong si Gary ay yun ang naging dahilan ng palaging pag-aaway nilang dalawa ng kanyang asawang si Rochelle. Saan ka na naman ang galing, Gary? Di ka pa rin ba nagsasawa sa pagbabarkada mo? Puro ka na lang inuman. Wala ka ng oras sa pamilya mo, galit na sambit ni Rochelle. Napaganda lang ang usapan namin kaya napahaba ang inuman. Doon lang naman kami sa bahay ni Randy nag-inuman. Tumataas na boses ni Gary. Huwag mo nang antayin pang maubusan ako ng pasensya, Gary. Pag ako naubusan, pasensyahan na lang tayo. Galit na tugo naman ni Rochelle. Sa puntong yon ay tumahimik na itong si Gary at hindi na sumagot pa. Sa araw ding yon, ginawang imuni-muni ni Gary ang ginagawa niya sa buhay. At doon, napag-isip-isip niyang bumawi sa kanyang pamilya. Rochelle, mahal ko. Patawad kung marami akong pagkukulang sa inyo ng mga anak natin. Hayaan mo at babawi ako sa inyo. Ititigil ko na ang pag-iinom ko at maaga na rin akong uuwi ng bahay. Pinapangako ko yan sa inyo, mahal ko, sambit ni Gary. Totoo ba yan, Gary? Maganda yan kung magkaganon, tugon naman ni Rochelle. Pinangatawanan nga ni Gary ang sinabi nito kay Rochelle at ginawa nga niyang baguhin ang kanyang sarili. Isang gabi, habang nasa higaan, ay nag-usap itong si Gary at Rochelle. Mahal, naisip kong ano kaya kung magbakasyon rin tayo? Tayong buong pamilya para maiba naman, saad ni Gary. Gusto ko yung solution mo, mahal. Masayang tugo naman ni Rochelle. Sige, sa sunod na buwan, gagawin natin yan, mahal. Maraming maraming salamat, mahal, sambit ni Rochelle sa bayakap dito kay Gary. Habang papalapit ang araw ng bakasyon nila, balitang balita sa telebisyon ang paparating na isang bagyo. Ngunit ipinawalang bahala lang iyon ni Gary at Rochelle at pinagpatuloy ang kanilang lakad. Safe naman na nakarating sa kanilang pinuntahan itong pamilya ni Gary at masaya nilang dinaos ang unang araw ng mga ito sa resort na kanilang tinuluyan. Ngunit di nila inaasahan ang isang panganib na nag-aabang sa kanila. Nang bigla nilang nagkaroon ng isang malaking tsunami at doon pa mismo ang sentro sa resort kung saan sila nanunuluyan. Labis ang kaba ni Gary para sa kanyang pamilya sa puntong yon at di niya alam ang kanyang gagawin. Ginawa naman nilang lumika sana sa isang ligtas na lugar. Ngunit inabot pa rin ang mga ito ng isang malakas na agos ng tubig. Sa pangyayaring yon ay nagkahiwa-hiwalay silang magpamilya. At nagising na lang itong si Gary na nag-isa at inaalalayan ng mga tao. Hanap ng hanap si Gary sa asawa at anak niya sa mga sandaling yon na nagbabaka sakaling ligtas ang mga ito. Ngunit hindi na niya nasilayan ang mga ito at wala rin siyang naririnig na balita patungkol sa kanila. Halos isang taon ring umasa itong si Gary na buhay pa at mahahanap rin niya ang kanyang pamilya. Ngunit nang naubos na ang pag-asa niya ay ginawa na ni Gary na sumuko at ipagpatuloy ang buhay.
Kahit naramdam pa rin niya ang sakit at lungkot ng pagkawala ng kanyang pamilya, ay pinilit ni Gary na makabangon at magpatuloy. Binuhos na lang ni Gary ang oras niya sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong medikal hanggang sa lumipas ang 5 taon. Isang araw, sa airport, habang pauwi itong si Gary galing sa kanilang medical program sa ibang bansa, ay meron siyang napansing mga taong nagkukumpulan at natataranta ang iba. Nagtaka ito siya sa kung anong nangyari kung kaya't ginawa niyang magtanong sa isang taong nakikiusyoso doon. At napag-alaman nga niyang merong isang bata na nabulunan at nag-aagaw buhay. Dali-dali niya itong nilapitan at tiningnan at ginawa ni Gary ang lahat ng makakaya niya. May salba lang ang buhay ng batang yon. Tahimik lang ang mga taong nag-oobserba sa puntong yon at nag-aabang sa resulta ng ginagawa nitong si Gary. Nang maya-maya'y, naghiyawan ang mga tao nang makita nilang nailigtas na ang buhay ng bata. Sa puntong yon, ay bigla na lang ulit bumalik sa alaala ni Gary ang asawa at anak nitong nawalay sa kanya. At nang ibaling ni Gary ang kanyang mata sa palibot para hanapin ang kasama ng bata, ay nagulantang ito siya at naiyak bigla nang ang ina pala ng batang kanyang iniligtas ay ang matagal na niyang nawawalang asawa. Natulala sa puntong yon itong si Gary at walang tigil ang pag-iyak nito. Natigil lang ang pag-iyak ni Gary nang yakapin siya ng kanyang asawa. At doon sa puntong yon ay nag-iyakan silang dalawa dahil sa sobrang saya. Napag-alaman ni Gary galing sa kwento ng kanyang asawa na nakaligtas pala silang mga anak nito dahil sa mayroong tumulong sa kanilang mga katutubo sa lugar na iyon at ginawa silang alagaan. Ngunit dahil sa dinanas nila'y nagkaroon ng amnesia itong si Rochelle, kung kaya't matagal-tagal rin bago sila nakabalik sa kanilang lugar at sa tagpo pa mismong yon sila muling pinagbuklod. Mga ka-explorers, huwag na po nating antayin pang huli na ang lahat bago tayo a-action at bibigay ng effort. Dahil ang lumipas na ay hinding-hindi na maibabalik pa sa iyo.